Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Nats. Halika, samahan mo akong panilayan ang salita ng Diyos dito sa landas ng pag-asa. Usapang iwalayan ang tagpo sa ating pagbasa ngayong araw. Isang usapan o topic na magpahanggang ngayon ay nadidinig at nakikita pa rin natin sa ating lipunan. At sa ibang mga bansa, sa katunayan nga ay marami ng bilang ng mga tao na nagdi-divorce. No? Pero dito sa ating bansa, nasa Senado pa't pinag-aaralan ang pagbasa ng panukalang yan. Pero hindi yun ang ating magiging sentro ng pagninilay ngayong araw. Bagkus sa halip na divorce, pagtuunan natin ng pansin sa ating pagninilay ang tungkol sa tawag ng Diyos o bokasyon. Sapagkat naniniwala ako na ang isang babae at ang isang lalaki kapag nagpakasal at sila'y naniniwala na tinawag sila sa ganitong uri ng buhay ng Diyos mismo, ay gagawin nila ang lahat upang masunod ang layunin, ang pakay, ang kagustuhan ng Diyos para sa kanilang buhay. Yan ang punto ni Jesus nung sinabi niya sa verse 4 na hindi ba ninyo nabasa na sa pasimulay nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae? At siya rin ang nagsabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Hindi na sila dalawa, kundi iisa. Kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ika nga, back to basic o balik sa umpisa. Ano nga ba ang plano ng Diyos? O kung masyadong malalim yung tanong na yan, itong tanong na lang na ito, bakit ba magpapakasal? Kung kaya marami nga sa mga ikinakasal, lalo na sa simbahan, ay kailangang dumaan sa isang seminar kung saan sana ay matutunan at maunawaan nila ang halaga ng sakramento na nais nilang matanggap. Marriage is a sacrament. It's a channel of God's grace, daluyan ng pagpapala ng grasya ng Diyos. At masasabi ko po na sa aking karanasan bilang isang kasal sa loob ng 8 taon, naranasan ko kung paano ako binibiyayaan at hinuhubog ng Diyos. Kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng mga sakramento. At mas lalo na sa sakramento ng kasal. Sapagkat, tingnan nyo, di ba? Araw-araw hanggang sa kamatayan. Sabi nga, till death do us part, ay nasasakluban ang mag-asawa ng kakaibang grasya ng Panginoon. Ganyan ka-espesyal ang kasal. Yung mga alagad, dito sa gospel natin today, napakasimple nilang mag-isip. Sabi nila, kung ganyan din lang, mabuti pang huwag nang ikasal. Mahalagang maunawaan natin na ang kasal ay hindi lamang isang bagay na gagawin ng isang tao dahil nasa wastong edad na siya, o may kakayanan na siya, o may natagpuan na siyang tao na gusto niyang makasama habang buhay. Ito ay isang banal na bokasyon. At kung siseryosohin natin, talagang magagawa nitong gawin tayong mga banal. Ngunit bakit nga ba parang hindi ito gumagana para sa ilan? Bueno, hayaan niyo po akong magbahagi ng 3 mahalagang bagay na makakatulong sa atin sa pagsasabuhay ng ating bokasyon. Una po ay ang personal na ugnayan sa Diyos. At palagi ko po itong binabanggit na napakahalaga na tayo ay may personal na relasyon at ugnayan sa Diyos. Na naniniwala tayo sa mapagmahal na Diyos, meron siyang planong maganda para sa ating buhay. Pangalawa po na mahalaga ay ang pakikinig sa salita ng Diyos. Importante na tayo ay nakikinig sa salita niya. Kung ang Biblia ay pinaniniwalaan natin na salita ng Diyos, dapat ito ay ating basahin, unawain, aralin, bigyan ng puwang sa ating buhay sapagkat boses ng Diyos ang gagabay sa atin sa ating tinatahak na landas. Ika nga, dahil siya ang tumawag, siya ang mangunguna at gagabay sa mga susunod sa kanya. Ang pangatlo ay ang pagiging bukas sa kanyang pagkilos. Habang tayo ay nabubuhay, hinuhubog tayo ng Diyos. Habang may buhay, may pag-asang magbago. At sa pamamagitan ng banal na espiritu, kumikilos ang Diyos sa puso, sa buhay ng bawat nananampalataya. Bumubulong, nagbibilin, nagtatama, nagpapalakas ng ating loob para ipagpatuloy ang pagtugon sa ating bokasyon sa bawat araw. At sa huli, basic lang talaga, sabi nga nila, pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa ating kapwa. O sa mga kasal na dyan, pagmamahal sa iyong asawa.
Kaya kung ikaw na nakikinig o nanonood ng video na to ay kasal, meron kang asawa, tandaan mo na yan ay tawag ng Diyos. At kung ikaw naman ay single, pero may bala ka ding mag-asawa, balikan mo yung aking mga binanggit kanina bilang payong kaibigan ko na lang din sa iyo. At gabay sa iyong paghahanda. Salamat sa iyong pakikinig. At kung ikaw ay na-bless, like at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong makasama dito sa Landas ng Pag-asa. Ako po si Naz na nagsasabi sa inyong sa pagninilay sa pagbasa, may makukuha tayong pag-asa. God bless!